to my channel. So for today's video, I'll be sharing with you the things that I have in my makeup pouch. So this is updated kasi gumawa ko ng ganito before and the last year pa yata yun. So ito na ngayon yung bago kong makeup pouch. Yung makeup pouch, I got this sa parang mga vintage shop, siya ng mga vintage na gamit. Tapos, anong time na yun, naghahanap talaga ako ng makeup pouch, yung mura lang. And then, pumasok ako doon, out of nowhere, pumasok ako doon. Nakita ko to, actually may mas maganda dito, yung na-open siyang ganun. Kaso sira yung zipper. Tapos, nakita ko to, ang ganda kasi ng patterns niya. Tapos, ito ay hindi ko alam kung paano siya basahin. Basta may diffusion. Yung diffusion lang yung alam kong basahin. I'm sorry. Ito siya. Madami nga yung pwede mong ilagay. Tapos, yung zipper niya lang, gold lang yung details. And I really like it. I got this for only 50 pesos. That's a good steal. Kasi, kung bibili ako sa Shopee, parang 80, ganun. Eh, ito, may pangalan na siya. Tapos, ang ganda-ganda pa. Good quality. Mukha pa siyang bago. So, ayun. Mag-start na tayo kasi ang dal-dal ko na naman. If you guys want to see the things that I have, please keep on watching. Hindi ko na pag-usunod-sunod din. First na makuha ko na lang is I have here the Sansan High Definition Concealer. Meron siyang vitamins A, C, and E. Tapos meron siyang SPF 15. So, parang nakuha ko lang to ng sale for 80 pesos. Okay, and I'm in the shade Olive. Dapat natural yung kukunin ko kasi parang medyo pinkish undertone siya. Eh, morena. So I have here the Focolor Face na loose powder or setting powder. Gustong-gusto ko siyang tinadala kaysa magdalakan ng mga bulky na press powder. Hindi ko alam, mas gusto ko siya. Sobrang liit niya lang kasi. Like, ito yung palad ko. Ayan lang siya. Tapos, mas parang mas cute siyang size nung Nichido. And ang cute niya, tapos meron siyang puff na ganyan. And by the way, I'm in the shade number 2. Next, ay meron akong maduming sponge. Siyempre kasi mas gusto kong gumagamit ng sponge kapag nagme-makeup. Mas ano kasi, mas mabilis. At saka for mga girls na on the go, mas mabilis mag-blend using a sponge. Kapag ang i-blend mo is concealer, liquid foundation. So, ayun. It makes life so much easier. Tapos, ito naman, meron ako nitong Focolor Face na, ano, na blush, highlight, and contour. Minsan lang naman din ako mag-contour, pero sa isang video na ginawa ko kasi gumawa ako ng yung makeup na ginagawa ko pag pumunta ako sa work or sa school. Ginamit ko to, nag-contour ako doon. Pero sometimes, I just contour my nose, not my face. Pero kasi itong contour niya parang hindi naman siya ganun ka pack ganun. Kaya okay lang siya for everyday. Tapos I have here yung medyo reddish na blush. Mas gusto ko yung mga blush na reddish. Sorry, medyo tumingin ako doon kasi ano yung salamin. So, mas gusto ko yung mga reddish na blush. Tapos meron din siyang highlighter na maganda rin. And compact to kasi nandito na yung tatlo para hindi masyadong madami yung dala mo. And then I also have here ang hindi naalis sa aking makeup pouch. Napanood niyo yung last year na video ko, nandun pa din to. So, ito siya. Ganito siya. Ganyan lang siya kaliit. Tapos ayan siya. Ayan yung brush. Pwede mo siyang gamitin for foundation. Pag foundation, ganyan lang siya kaliit. Ganyan. Para siyang ano, nag-compress yung mga bristles niya. And then, pag contour, nakita niyo naman yung, makikita niyo yung gagawin ko kung paano ko siya pinang-contour. Ganyan siya kapag contour. Ganyan yung ginagawa ko. Ganyan. Ganyan siya kababa yung bakal niya dito and then ipe-press mo siyang ganyan para magpa-flatten siya and then it looks like that. And then kapag blush, syempre ganyan. Pag powder, ganyan siya kalaki. So, ganyan. Sobrang compact din ito. Travel friendly ang mga gamit kong dala-dala lagi. And then next, syempre hindi mawawala yung ating brows. Compact din to, napaka-travel friendly kasi dual-ended siya. Here's the retractable na product. And then, here's
the spoolie. Meron siyang brush sa end. And ang shade ko dito ay 03. So, black yung pinili ko. And I'm back. Black yung pinili ko just because, kung alam niyo naman sa mga previous videos ko, lagi ko talagang gamit is black because my hair is kind of black. And kahit anong pakulay ko sa buhok, hindi siya naman tumatalag. And by the way, guys, disclaimer, meron po akong suot, okay? Meron po akong suot. Baka sabihin niyo wala akong suot, meron akong suot. Next thing that I have here is the faux color. Oh, di ba? Puro faux color yung laman. Faux color lip crayon. And I'm in the shade 19, There You. So, ayan yung kanyang shade. Ayan yung gamit ko ngayon. Pinatungan ko yung aking lip tint from Ever Balena, which is the next product that I have on my pouch. Next, last product that I got. So, ayan. Dala ko din to lagi kasi una ko siyang ginagamit bago ko ilagay yung faux color. Pinapatungan ko para kapag halimbawang naalis man yung lipstick sa ibabaw, mayroon pa rin stain sa under nun. So, ayan. Ang shade ko naman dito ay Red to Go. So, ayun. Maganda din to. So, ayun na siya. Wala na siyang laman, guys. Ayan na. Ayan na. Wala na siyang laman. And that is it for this video. I hope you guys enjoyed it. And make sure to give this video a big thumbs up. Please hit the subscribe button and the bell button beside it to get notified whenever I upload a new video. And by the way, isisingit ko na din pala dito. Kasi earlier, while we're eating, we got a package. So, oh my god. May nagpadala sa akin, brand. Guys, hindi ko muna i-disclose yung name ng brand para surprise sa next video. But, I just wanted to thank them. So, here's the package. I-open ko na lang siya later. Napanood niya ako. I-open ko na lang siya later after I film. Basta, abangan niyo itong video na to kasi may giveaway after. Pero itatry ko muna pa lang kasi. Itatry ko muna kasi yung products. Kasi, ano to, review. So, ayun. Ayun yung mga hint. Basta favorite na brand ko siya. Hindi ko muna siya i-disclose yung name ng brand para surprise. 'Cause after the after party, we're gonna keep it going. We're gonna rip it up. The neighbors might